Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-abound mornings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now. And if you think you like what I'm doing here, I am a tarot reader. First, mostly and nire-read ko is love reading. So if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start. I'm going to do a past, present, future love reading. So sa kaninong story to, sino sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, nanonood ng video na to ang maka-resonate dito. Let's start. I'm going to pull an oracle card. This is a cosmic insight oracle card. Distance. You and your partner may be physical or emotionally distant. So let's see. Kung is either this is a physical or emotional distance. So, I'm going to pull another oracle card here. A love message. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance in your life. So, yung feeling ko dito, LDR to. Pero parang feeling ko sa mga oracle cards nito is like you're thinking sometimes hindi mo nakakayanan siguro yung connection na LDR. Medyo mahirap kasi mahirap naman talaga yung LDR eh. So medyo mahirap and kasi ang sinasabi dito ng oracle card is like stay optimistic. So stay positive. Kasi dapat always kang merong faith and always kang magta-trust the process sa pagiging LDR ninyong dalawa. Kasi pwedeng itong romance na to na meron kayo will bring into your life. So parang maybe this is, we never know, hindi pa naman ako nakita, pero being in this LDR relationship na meron kayo ngayon is I think quite nasa point kayo ngayon na struggling. Medyo parang feeling of emotional distance and feeling of parang coldness could be. So parang nawawalan ka ng pag-asa siguro. So let's see. So unahin natin yung present. Okay. Present. So the Ace of Wands, the King of Wands, and the Knight of Wands. These are all Wands. So, these are all action. See, sabi ko, diba? Parang may pagod. Parang may parang coldness na parang nawawalan ka ng pag-asa. Kasi nandito ka sa point na to. So, parang nawawalan ka ng pag-asa. May pagod sa'yo. Siguro pagod na din sa person mo kasi your person might be a fire sign with the King of Wands. So, kung hindi man to fire sign, any sign, pero nasa ano siya ng King of Wands. So, pagdating kasi sa King of Wands, this person is persigido naman siya na tao. Persigido siya sa'yo. But the thing here, being an LDR sa King of Wands, mahirap. Kasi siya kasi yung minsan, meron siyang gali na parang kung wala ka or hindi kayo nag-uusap na dalawa kasi LDR kayo, nagmimistula siyang binata or dalaga. Okay? Pwede itong babae, pwede itong lalaki. So, nagmiminastula siyang walang partner. So, nag-entertain siya ng other person. Nag-explore siya, nakipag-friend sa iba, could be social media as well. So, parang minsan, napababayaan niya yung, hindi siya nakapag-focus sa relationship ninyo. So, parang ano siya sa point na come what may. Kaya napapagod ka. Siguro, you really want na magkita na kayo. Might be maraming beses na siguro or maka twice na siguro or
nag-try na kayo mag-plan na magkita tapos hindi natuloy. So, and then, nadi-disappoint ka sa mga actions niya. Minsan, siguro, minsan hindi siya nagme-message, minsan tumatawag siya, minsan hindi. Pero, nakikita ko naman dito sa connection ninyo, may progress naman kahit papano. It's just that nakakapagod lang, napapagod ka dito pagdating sa person mo. So, with the Four of Cups here, yun na nga yun, parang hindi mo na-appreciate yung relationship ninyo. Kaya nasasabi dito na distance. Your partner may be physically or emotionally distanced kasi it's either both kasi hindi mo na na-appreciate yung relationship ninyo. Parang nababadrip ka, nawawalan ka ng gana, napapagod ka pa. Might be meron din dito including cheating. I don't know if may clarity sa'yo or you just felt that na merong someone kasi sa pagiging ganun nga ng person mo. So, but this person is showing you love anyway. This person is showing you love. Kaya nandyan pa kayo sa isa't isa ngayon. So, let's see. What happened in the past? Kasi present to eh. Fire signs actually mostly because once kasi siya lahat. So, mighty fire signs. Aries, Sagittarius, Leo. You or your person. So, what happened in the past? So, recently pala, meron kang na-experience na ghosting from your person. So, nag-ghost ka pala nito and parang bumalik lang talaga siya sa'yo. Nagparamdam lang siguro siya ulit. So, I think recently, nagkaroon ata din ng clarity about cheating. So, parang naging imbalance yung connection ninyo dito. Pero bumalik siya sa iyo kasi para nag-offer siya sa iyo balik ng relationship or pag-aayos kasi nandito sa nga yung Ace of Wands, nag-offer siya balik ng new beginning sa iyo. So in the past naranasan mo pala siguro, I don't know, might be this is like few times na din yang ginawa to, yung minsan tumatahimik siya, minsan then bumabalik siya, then tumatahimik na naman siya, on and off kumbaga. Bilang an LDR, it's really hard for you. Pero sinasabi kasi dito ng Oracle card, stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life if you will always be positive. Parang kumbaga, itong pagiging LDR ninyo, especially sa mga hindi pa nagkita, it's quite, parang kumbaga, really hard. Kasi, you know, minsan nawawalan talaga ng gana. And lalo na if you're dealing with the fire sign, I didn't say that you are dealing with the fire sign, like this is for only fire sign. Hindi. Medyo check your placement. Pwedeng may fire sign sa moon ng person mo, sa Mars or sa Venus sila, or sa rising nila. Okay? Or just, or just nothing. Pero if you're dealing with fire sign, ang hirap kasi sa kanila ng long distance kasi parang kumbaga they are very much passionate, so medyo naghahanap talaga sila ng happiness and you know what I mean. So anyway, dito sa inyo, dito sa connection na to, sa reading na to, itong person na to is like na meron kayong on and off nito. So kasi sa pagiging pabaya niya, sa pagiging immature niya, or sa pagiging isigulak niya. Parang LDR naman kayo. So lalo na if hindi pa kayo nagkita, LDR naman kayo, and then walang sureness sa pagiging LDR ninyo, and ikaw sinoseryoso mo yung sitwasyon. Yun nga, parang lalo na if hindi pa kayo nagkita, wag talaga muna talaga magseryoso. Kumbaga, wag muna talaga to the point kasi marami akong kilala at saka marami akong nakikita na mga LDR, lalo na sa mga hindi pa na
nagkikita, is parang pre-na-prioritize na talaga nila yung relationship nila, even if hindi pa sila nagkita, diba? Pero naman na, depende naman kasi talaga yun. Merong, kung napapansin mo yun sa partner mo, especially sa mga babae, if napapansin mo yun sa partner mo na ka-LDR mo na lalaki na seryoso naman siya, and feeling niya na parang nagkikita lang kayo, feeling niya may mga plano na kayo magkita, and feeling niya na kayo na talaga, well, and ganun din yung nararamdaman mo, then it's okay, patas lang kayo. Pero if ganitong sitwasyon, like ikaw lang yung parang feeling mo, ikaw lang yung seryoso dito, and your partner seems like you want him or her to be serious, pero hindi mo nakukuha to, tapos ikaw na-stress ka na, napapagod ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, lalo na nagiging on and off pa kayo, tapos ikaw na-stress ka na sa kaisip, anong gagawin ko sa taong ito, ganyan, tapos never pa kayo nagkita, no, don't do that. Kailangan maging ano ka lang, maging optimistic ka lang na might be baka naging busy lang siya, or baka may binibisiyan talaga siyang iba, because we are LDR naman, baka nawawalan din siya ng pag-asa. So parang go with the flow lang until sa point na magkita na kayong dalawa. So pagdating sa point na magkita na kayong dalawa, what is another level na talaga siya, diba? So doon na kayo makapag-desisyon kung whether seryosohin natin to or hindi. So dito kasi feeling ko, itong reading na to is para sa mga hindi pa nagkita. Kasi may mga nag-LDR naman kasi na nagkita na tapos nag-LDR ulit, diba? So parang feeling ko dito, merong on and off connection na hindi pa sila nagkita. Bumalik kasi yung person mo sa'yo, nag-offer siya ulit ng relationship with you. A new beginning, a second chance, could be third chance. But then, andun ka sa point na palagi na 'to nangyayari. Parang napapagod ka na. Napapagod ka na din maghintay kung kailan siya magbago, kailan siya mag-focus sa connection ninyo. Kailan, parang ganun, kumbaga nangangako siguro magkikita naman kayo, may mga plano kayo, pero matagal pa. So during those might be years pa, baka may contract kayo sa abroad or something. So parang 2 years is long enough na talaga, malayo na, matagal 'yun para sa isang LDR na hindi pa nakita, 'di ba? Maraming pwedeng mangyari, lalo na through social media kayo nag-uusap. So, hindi niyo alam kung ano nangyayari sa isa't isa. So, ano yung ano mo dito? Hopes and fears. What is your hope here? Feeling ko yung hope mo dito with the Queen of Wands is gusto mo maramdaman niya yung pagmamahal niya sa'yo. Yun yung hope mo na sana makikita niya or ma-appreciate niya yung pagmamahal, pagiging seryoso mo sa kanya. Because I felt here, you really love this person. Kasi kung hindi mo siya mahal, hindi mo siya papatawarin ng ilang beses. So you really love this person. And this is your hope, na makita man niya at ma-appreciate niya yung pagmamahal mo. At siguro, kumbaga, makakaramdam ka din ng same way as you offer this person. Kung ano man yung na-offer mo sa kanya. So, gusto niya na pansinin mo naman, gusto mo na pansinin niya naman yung mga nabibigay mo or na-effort mo sa connection na meron kayo as an LDR. Yun yung hope mo. So, ano yung fear mo dito? Ano yung fear? No, ang dami. I only want one. Slidey kasi yung cards. Very slippery. Fear mo. Yung fear mo dito is yung ma-end din yung cycle ninyo. Kumbaga, sa paghihirap mo na mahalin itong person na to at ilang beses mong pinatawad to, siguro sabihin na natin umabot na kayo ng taon, ng taong ito or ilang taon. Tapos,
mawala lang din mangyayari sa relasyon ninyo. Kumbaga, yun yung takot mo na ma-end din itong cycle na to once na magkaroon ng mga pagbabago, you know? So, parang ito yung takot mo na baka itong connection na to wala din patutunguhan. So, let's see. Dito natin malalaman ano yung pwede mangyari in the future. So, ano yung pwedeng mangyari in the future? Ano yung pwedeng mangyari in the future? Parang ang bigat, diba? Sorry. Ang nakikita ko kasi dito, parang malabo. Parang marirealize mo kasi dito in the future na mas gusto kong tutuunan ng pansin yung sarili ko kaysa sa connection na to. Parang mas mararamdaman mo dito na parang gusto ko mag-focus na lang sa goals ko, sa dreams ko, sa trabaho ko, sa sarili ko, at maghilom sa mga pain na binibigay ng person na to sa'yo. So yun yung gusto, yun yung pwedeng maisip mo, yun yung pwedeng ma-realize mo sa connection na to. Even sabihin natin na feeling ko na this person is still there, like, di ba, on and off kayo, na mag-offer pa rin siya sa'yo ng, sabihin natin, pagbabalikan, nandyan pa rin siya, nagpa-promise or nagpa-plano kayo, makakaramdam ka ng parang same as sa 9 of Wands, ng pagod, na parang sa kakahintay, parang walang pag-asa, tapos ganito, nasasaktan ako, and umaasa ako, na feeling ko seems like sa kanya, nothing lang yung connection. Like sabihin natin, minsan okay kami, masaya kami kung nag-uusap kami, happy kami kung nag-uusap kami. We're okay, pero pagdating sa reality kasi, pagtitignan talaga yung deep ng connection na merong kayo, is like very, nandun yung sadness para sa'yo, sa part mo. Hindi na natin makita sa, I wanted to see kung ano yung nakikita ng person mo sa connection na merong kayo as an LDR. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, okay naman kayo kung nag-uusap kayo. Nagbibiroan, you know, may mga, you know, the connection, yung bonding, okay naman. Pero dumadating kasi talaga sa point, yung person mo minsan, nawawala siya. So, minsan, kumbaga minsan, nag-iiba din yung aura niya, nag-iiba yung gusto niya mangyari, or minsan, hindi siya nagfo-focus into one way sa connection ninyo, na ito yung gawin natin, focus tayo dito. Sa kanya kasi minsan, binabaliwala niya, so minsan, hindi niya pinapansin, minsan hindi siya nag-remind sa'yo, minsan okay kayo, minsan naman nawawala siya, so kaya nga nandito, gino-ghost ka niya, and parang konting problema lang, konting reklamo mo, nawawala na siya. So, pag konting away lang, hindi na siya nagpaparamdam. So, dito ka sa point na yun na nahihirapan ka. Parang feeling mo, saan hahantong? Kahit sabihin natin na may mga promises, new beginning. Ito kasing Ace of Pentacles is kailangan talaga tong alagaan. Kumbaga, parang puno. Lagi kong sinasabi, di ba? Ito na siya. Para siyang stem, parang kumbaga nagtatanim ka ng puno. So 'di ba pag puno yung tinatanim mo, matagal siya bago maging puno. So ganun siya katagal. It takes a lot of effort. It takes a lot of time. So it takes a lot of more happiness, bonding. Madami kayo pang pagdadaanan and dapat alagaan ng alagaan. And bago siya mamunga, bago siya maging puno, bago siya magiging maganda. And you felt here, it feels like it's dying. Kasi this is the Three of Swords. So, parang gi-give up ka dito sa connection na meron kayo. So,
parang makakaramdam ka kasi dito, parang lalabo yung connection. Parang hindi mo nakikita yung pag-asa sa connection na meron kayo. Even if sabihin natin na there's a communication, meron mga plano, every time na nag-usap kayo, para deep inside para sa'yo, parang hindi mo nakikita yung pag-asa na yun. You know? See? Unsureness. Darkness. Yung ano, parang hindi mo siya nakikita. Parang kumbaga, madami siya mga bagay na tinatago, madami kang tinatanong sa kanya na hindi mo na hindi niya sinasabi, hindi niya kiniklear, hindi niya sinishare sa'yo, nagtatanong ka, hindi naman siya, parang kumbaga naging mysterious yung person mo. So parang doon ka sa point na parang hindi mo nakikita yung connection mo in the future with this person. So nabadrip ka. So yun nga sabi ko kanina, before we end this, titignan ko kung ano ba yung tingin ng person mo sa connection na meron kayo. Dami naman ito. Ano yung tingin ng person mo sa connection na meron kayo? Leo sign is here. Capricorn sign is here. Might be on your side. Sagittarius I can see as well. Oh, itong person na to is trying as well. Parang naglalakas siya ng loob na, kumbaga, pag nag-uusap kayong dalawa or nagko-communicate kayo as an LDR, is tinatry niyang pagandahin yung sitwasyon. Maging masaya kayo, kahit pa paano magkwentuhan kayo. Pero may limitation siya sa mga kwento niya eh. So mostly ikaw yung nag-initiate nito. So, parang he's trying, gaining his strength to have a nice relationship as an LDR. Pero, ramdam niya din yung imbalance sa inyo. Naramdaman niya din yung medyo hindi okay. Pero nakita ko naman dito, meron siyang hope sa relationship ninyo. Alam mo kung bakit? Kasi nakita niya yung patience sa'yo. Nakita niya sa'yo yung kagandahan ng ugali mo. Kasi kung hindi maganda ugali mo, hindi ka magtitiis dito eh. Hindi mo papatawarin to ng paulit-ulit. So nakita niya yun sa'yo, yung patience mo, yung kindness mo, yung generosity mo. Kaya meron din siya nakitang hope sa'yo na makasama niya in the future. Kaya nga hindi kanya binibitawan eh. Kahit sa huli, ikaw na lang yung bibitaw, siya hindi kanya bibitawan. So parang ikaw na lang dito ang mapapagod and aayaw. Even ganun, nakikita niya sa'yo yung may future. Kasi parang may nakikita siya sa'yo yung celebration eh. With the Four of Wands. Baka ito na yung babae makasama ko habang buhay. Kasi na-appreciate ka talaga niya. Although, ganun, meron talaga siyang pagka malikot. Meron siya pagka immature, kumbaga. Meron pa din siyang feeling of like hesitance, meron din siya feeling of like siguro hindi niya alam kung pagpatuloy niya ba to talaga sa inyo, siseryosohin niya ba to or hindi muna. So may mga ganun siyang two-way siyang iniisip dito sa connection. Kaya minsan lalo na nagkakaroon talaga sa kanya ng third party. So I don't know if clear to sa'yo, pero meron talagang third party na i-involve dito. Kaya nanggugo siya. Kaya minsan hindi siya nagpaparamdam kasi lumalandi din siya sa iba. Kumbaga nagkakaroon talaga ng third party itong LDR na connection na meron kayong dalawa. Naiipit siya sa sitwasyon. Kumbaga minsan it's either sa part mo, sa part doon, both side. Hindi na siya nagpaparamdam. Lalo na pag naiipit siya sa sitwasyon. And kina-cut off niya na diretso yung connection at hindi na siya nagpaparamdam. Pero para sa kanya kasi parang sanay siya na ganito. So sanay siya na ganito, sanay siyang nag-cheat talaga. Kaya dito ko sa point na to, even sabihin natin na na-appreciate ka niya sa buhay niya,
sa pagpapatawad mo sa kanya lagi, sa pagiging, sa pagmamahal na binibigay mo, sa pasensya at pagtitiis at pagpatawad, hindi pa din, even nakikita niya yung future siya, hindi pa rin siya sure na yun na ba talaga yun, kasi LDR pa kayo eh. So parang hindi siya nag, hindi siya parang 100% na sabi natin na ito na yung babae na gusto ko makasama, not unless kung magkita na talaga kayo sa personal. Kasi andito sa point na alam niya din na may mangyayari talaga sa inyo, might be somehow separation. Ang para sa kanya din naman, ang para sa part niya, if ever na meron pa talagang masigit pa, baka nga darating din sa point na alis siya. You know, ganun siya eh. Hindi niya alam kung, hindi pa siya sure sa connection na meron kayo. Hindi katulad sa'yo na sineryoso mo talaga to. Kaya na-stress ka, napagod ka. So, darating sa future, maramdaman mo talaga to. At ikaw na mismo ang kakalas dito. Siya hindi pa. Hindi siya kakalas dito. Kung it's either nahihintay niya or it's either na hindi siya kakalas. Pero ikaw na, kasi parang mapapagod ka. Parang you wanted to heal na lang. To end the cycle. To have a changes in your life. So, yun. I can see here a Leo sign. Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo. Taurus sign, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. That's my reading for you. Thank you and God bless.